Update tayo. Ayan. So, mga top trending muna. Tapos mamaya ulit. Second video yung stock update natin. Ayan. Unahin natin to. ATN. Ito nga ba'y trending? Ito ata yun. Ayan. So, right now, titingnan natin. Looks bullish naman to, pero yung target of course, yung ating resistance dito sa 0.69.7 since meron tayong trend line dito, no. Okay. Ayan, so retest lang to eh. Retest, retest. And possible dito. Okay, malapit diyan. 0.7 or let's say 0.69 to, magra-round off tayo, no. Ayan. Then sa daily chart, hindi pa naman overbought, same sa kanyang ano, no, stochastic. Then we have here higher lows, which is good. Ayan. Then we have higher highs. Ayan. Okay. So dito guys, sa ano natin, sa daily. So ang support ay malapit sa 0.59, ano. And i-check natin yung 200. 200 day malayo. Ayan. So base dito, medyo mataas na kasi ito eh. Okay, from here, ano, sa 0.35, tapos nag-rally as high as 0.70, ano ba to? 0.71? 98%, so alas 100% to, ano? Nag-start mag-rally nung February. Ayan. It means, yung ano dito, yung potential or yung upside is medyo maliit na lang. Ayan, basta ma-hit lang to, pwede na malaglag eh. Ayan. So, halos 10% kung magra-rally pa dun, no? Sa may sinabi natin target kanina. So, next natin is JGS. For JGS, medyo namumula. Ayan, so medyo namumula. Pero still, same pa rin naman yung target natin for this one, ano. 29 malapit. Pero right now, nasa 27.5 yung close. Dito, still bearish pa rin yung kanya structure. Lower high saka lower lows. Okay, tapos dito guys, I think pwede tayong bumalik sa may support or mag-create ng kung divergence kasi parang ano eh, parang off, ano, especially dito kung titingnan natin sa stock since nanggaling sa taas. Ayan. So for me, ang pinaka malapit eto guys, support sa 25.7, ano. Ayan, so dito kasi nag-hold tapos short bounce, no. Ayan, short bounce. And overall is still bearish pa rin to. Ayan. Next natin, RLC. Robinson. Check natin for Robinson guys. Still sideways. So sideways pa rin to guys, no. Okay. Then we have here a retest.
then sell off, then retest ulit. Ayan, pero nalaglag ulit. Lower high tapos lower low, it means bearish pag gano'n, no, yung setup. Ayan, and yung overall na ano na to pattern or yung kanyang mismo structure medyo sideways. Ayan. Okay, ayan. So medyo sideways to right now. Ayan, then sa ano natin, sa daily chart, kasi nilip natin, the problem is ito, yung 200. So pwede mag-rally hanggang dito to retest the 200 day moving average, ano? Okay, malapit yan sa 15.5. Ayan, so tingnan natin kung masusustain. Let's see guys, ano, for this one. Ayan, tapos parang meron siyang gap dito. Yun nga lang, na-filled na siya. If ever man na meron, ano, ayan o. Ay, parang may puwang eh. Ayan, tapos yung next is SGP. SGP, I think perfect bounce to, no? Ayan, kumbaga, pinaka-ideal to para, ano, magkaroon ng bounce since nasa neckline na ulit yung ating price, no? And kung magkaka-bounce, okay, pwede mag-retest dito sa 9.95 somewhere here. Okay, sa area na to, sa may green box, ano. Ayan. So, base po ito sa, ano natin, sa pattern. Ayan. And of course, yung target nyan, since still intact pa din tong, ano natin, inverse head and shoulder pattern, yung target nyan ito, sa 12.36. Malapit dito, guys, sa area na to. Ayan, no? So we have here a breakout, then throwback, higher high, then nag-throwback ulit dito guys, ano, sa may neckline. And tingnan natin this time. Ayan. Next is RCR. So bakit trending? Baka may disclosure. Ayun. That's why trending to. Ayan, kasi nag-breakout. Yes, ito guys yung talagang tinitingnan natin, ano, for REITs. Ayan, yung maganitong breakout. And yung trend line guys, so wala na to, no? Tapos we have here a possible cup and handle pattern. We have here the handle or the cup, and we have here the handle, no? And magiging bullish to, of course, pagka nag-close sa may taas. Ayan. Since naka-weekly tayo, edi check natin dito sa daily. Yun nga lang, overbought na siya. Ayan. So, overbought na, pero yung chart looks good naman, ano? Ayan. Napakaganda ng chart na to. So, maybe pwede tayong mag-ano dito, pullback. If ever man na talaga magkaka-pullback since over, ano eh. OB na siya eh. Overbought na eh, no? So, pwede bumalik somewhere here sa 5.5. Ayan. Then yung last, SPNEC. Check natin. Okay. It's still the same pa rin yung target for this one, ano? Ayan. Let's see guys for this one.
So siguro saan lang tayo mag-focus dito sa daily. Much better. So based dito, okay, ang possible natin target for this one, ito. Itong area na to kasi nagsuserve as a resistance, ano? And especially for daily chart. Ayan. Since tumingin tayo kanina sa weekly chart. So, ito guys yung ating resistance for, ano, no, for daily chart. Ayan. So, at least 1.05. Pero still, okay, wala pa rin tayo ditong, ano, no, higher high. So, syempre, dapat mag-create muna to ng higher high. Eh, para maano natin na reversal na siya. So, for now, wala pa. Ayan. And pamaya-maya, ano na tayo, no? Mag-proceed na tayo sa may second video.